So, ulit, okay lang. Hello? Naririnig ko yung sarili ko. Hindi. Hindi, naririnig ko yung sarili ko dun sa live video. Ayan! Thank you! Namiss mo ba kami? Wala kasi si Bong eh. Ayan! Okay. Ayan. So, good evening. Sorry sa ano. Technical difficulties. Yak. So, yun. Sorry kasi. Na-late din kami kasi mahadera yung PC ko. So, yun. So, introduce ko ulit. Nandito tayo ulit sa Passion and Integrity Part 2, yung webinar namin ni Madam at ni Jeff, para pag-usapan natin yung mga approach, kung paano ba yung tamang approach about sa bonus, sa 13th month, sa increase, sa tsaka dun sa mga PayPal fees, mga Upwork fees, ganun. So, like na sinabi namin, last week, magsistart tayo with rants. Ay, yung program natin is may rants, tapos may magbibigay kami na solution and examples, tapos syempre, actionable tips sa huli. Ayun, so, ayun, so, pero, para hindi tayo negative mag-start, mag-start tayo by sharing yung success and failures natin this week. So, yun nga, like yung sinabi ni Jeff na, kailangan matuto tayo mag-celebrate ng mga success natin at saka yung mga failures. Para yung pag nagkaroon ka ng success, matuto ka mag-celebrate. Tapos pagka mayroon kang failure na konti, hindi ka madidepress. Hindi ka agad, makakabangon ka agad dahil alam mo na magsasucceed din naman eventually. So, yun. So, start natin ulit. Papasukin natin ulit yung dalawang Reyna. Ayan, so, sino mauna? Hello? Hello?
Hello? Hello, everyone. Nawawala po ba talaga o nasa kanya lang? Siya lang daw ba ang may diferensya? Ako ba yung may diferensya? Bakit ganun? Sorry. Sige, tuloy lang natin. May mahihimay din tayo dito. Rinig naman daw, pero parang malayo yung audio. Nino. Ayan, pasensya na po. Welcome to the Philippines. Si Nizza lang. Si Nizza. Ikaw, Nizza, nananabutahi ka. Ikaw lang daw maayos. Ikaw talaga. Hoy! Bakit ako lang? Samantala ako yung mahina, di ba? Ayan, naririnig na daw. Ayan. Okay. Again. Parang naglalag. Feeling ko naglalag siya kasi ngayon ko lang naririnig yung mga pinagsasabi ko. Oo, naglalag. Nag-ano siya, may latency siya. Uh-uh. Okay. Again. Ayun. Alet. Alet ka, ikaw. Sa success and failure na, no? Ako ulit. Okay. Takes free. Okay. Yung kung hindi man narinig kanina sa audio, pasensya na sa background noise ko dahil nasa kalye pa ang lola. So, start tayo with the success. Success for this week is we're able to close like 3 deals for this week, and pero pang to follow tomorrow na isa pa or tonight pala sa US yung clients. Dun sa walang idea pa or bagong tagapakinig, I'm working as a transaction coordinator for realtor. So, ayun. Yun yung success. Ang successful part dun is, although pare-pareho yung, I mean, yun lang yung task ko is transaction coordinator. And that, the success part is yung situation ng dalawang deal na windows is unique, kakaiba. Like, may mga issues sa title, sa loans, and all that. Na naayos naman namin in time bago mag-closing. So, nakakatuwa lang siya. parang dagdag achievement na ano namin, na lagpas na namin yun, eh, sobrang ikli na nung time. Yun lang. failure sa ibang clients. There are tasks na hindi ko natatapos or may araw na hindi ako gumagalaw sa ibang client. Although, flexi naman kasi sila, so kahit hindi ako gumalaw, okay lang sana. Pero syempre, it would still reflect on me na parang bakit may araw akong hindi pumapasok kasi may araw na may ginagawa ako, ganyan. Kasi, syempre, tao lang tayo. Minsan sinasabihan tayo ng katamaran. So, pagkatapos ng isang client, tutulog na ako, tapos wala na, kinain na ako ng kama, ganun. Yun yung sa tingin ko failure, at kasalanan ko yun. Walang ibang excuse. And that's it. Ayan. Hi, hearties. Tutuloy na natin to, no? Kahit pa, medyo may latency, tsaka may nawawala. Record naman to. Eh. Mute mo na lang yung sa Facebook. Kasi late lang siya. Okay na, walang problema. For this week, I guess sabi ko nga kanina, no, siguro pwede rin tong yun nga, sabi ko on loss for this week, baka maghiwalay kami ng isa kong kliyente. Maganda na rin kasi at least habang maaga pa sa relationship namin, na-identify na hindi ko mabibigay yung kailangan niya and hindi niya makuha sa akin yung binabayaran niya. So maganda na rin na sa simula pa lang na-identify na yon para makahanap na siya ng bago niyang freelancer. So, malamang tomorrow mangyayari yon kasi mag-uusap kami bukas. Wins, I guess, ano rin to, pwede rin tong topic ni Nizza in the future. Meron na akong 4 na kontrata na nasara for a teaching job next term. Magandang topic din kasi to na yung spread din natin yung freelancing natin dito sa Pilipinas na hindi lang online. Kasi I'm very sure yung skills na nakuha natin online, yung iba magagamit din natin sa Pilipinas. And it's a
it's a good thing to diversify your income. So yun, yung mga local clients ko, yung eskwelahan na pinagtuturuan ko as a freelance instructor, yun, meron akong apat na kontrata for next term. So kalahating taon, may pera na ako. So starting January, hindi na ako mamumulubi. So yun, yun ang aking wins for the week. Madam, ikaw. Ako. Madam Nizza. So yun. Siguro lost din ako magsa-start. So, isasama ko na lang din siya this week. Actually, parang end of last week yata siya. Pero, or yung end nung isa pang week na nag-ano tayo. Meron yung team ko na isang client na unlimited articles ang pwedeng isulat sa kanya. So, maganda siyang opportunity dun sa mga apprentice ko, yung mga tinitrain ko as writers. Kasi unlimited siya, pwede sila magsulat ng marami or ng kung anong gusto nilang isulat and natututo sila. Kaya lang, parang medyo na politika or something, parang ganun. So, nag-decide ako na mag-leave na lang sa kanila. So, before pa ako magkaroon ng time na magsisi and magdalawang isip. Ay, hindi pala dalawang isip kasi nag-leave na ako. So, before pa ako magkaroon ng chance na magsisi at saka ma-depress, wala pang kinabukasan, naka-close kami ulit ng apat na clients na mas maganda yung opportunity na binibigay doon sa team ko. So, yun yung loss at saka yung win namin this week. Ayun. Ayun. So, yeah. Gusto ko yung loss and win mo, madam. So, siguro patunay yung sa akin na pag may nagsara na pinto, meron talagang magbubukas na isa pang pinto. So, huwag ka nang kumato pag sinaraduhan ka. Ang gawin mo, talikuran mo yung pinto na yon at hanapin mo kung saan yung bumukas na pinto dahil siguradong meron yan. Correct. Tsaka ano yan, pabilisan ng pag-pick up. Yes. Pagka na may nawala, meron at meron darating yan. Huwag masyadong magdamdam. And ano siguro, tip ko sa inyo, pag may nawala na client or finire kayo, hindi ibig sabihin na kayo yung may diferensya. It's not you, it's me. Di ba yung parang ganun? So, hindi ganun yun. Meron ka at meron yung client. Hindi ibig sabihin na wala kang kwentang freelancer. Ang ibig sabihin lang nun, hindi swak yung skill set mo doon sa kailangan ni client. Meron at meron hindi lang kayo client. Nagtugma. Yes. So, meron at meron client na magsaswak doon sa skill set mo. So, huwag ka ma-depress and huwag mong questionin yung skills mo. As long as alam mo na meron kang passion and integrity sa gusto mong i-offer sa client. Ayun. Yun, hindi porke nag-cancel si client. Si client yung may kasalanan. Si client, yun din yun. Same goes kapag nag-cancel si client, diba? Hindi porke nag-cancel si client, kasalanan niya lahat at ikaw lang yung tama. Pareho ka, pareho may kulang, kaya hindi kayo nag-match. Parang paghahanap ng jowa yan. It's not you, what about me? Ganon. So, yun lang. Pinagdag ko lang. Ayun. May masabi lang ako. Sige. Siguro simulan natin sa rant na tayo, ha? Kasi, pero sa susunod, pag nag-share kami ng loss at saka ng wins, share din kayo sa comments para mapag-usapan natin. Para din, hindi lang din yung wins and losses naming tatlo yung naririnig nyo. Pag-usapan din natin yung sa inyo. So, next week or sa next episode, ready nyo yung wins and losses nyo dahil yun yung pag-uusapan natin sa first part ng video. Ay, ng webinar. So, yun. So, siguro now, time na tayo mag-start ng yung topic natin talaga. So, ang rant natin kasi for today is yung mga freelancers na akala nila obligasyon ng client na magbigay ng mga ano, yung bonus, yung 13th month, yung increase every 6 months or every 1 year. Yung kunwari, nakapag 6 months na ako, client, increasean mo na ba ako? Tama ba yung ganun? Or yung akala nila kailangan mong ipabayad sa client yung freelancing fees mo. So yun yung rant natin today. At let's talk about better practices. Kung
paano ang approach dito. Ayun. So, sino gusto mag-start? Ako, sige. Simulan natin ni Sam Yen. Simulan natin sa paano ba talaga dapat tayo magsimula. I think, sabi nga natin, or pag-usapan natin kanina, I think kaya yung mga tao or yung mga kapatid nating freelancers, kaya din sila talagang naghahanap ng opportunity is because sa simula't simula pa lang, hindi nila na-compute ng tama kung magkano ba yung dapat nilang ilagay sa bid nila. Kasi lahat doon nagsisimula eh. Kung sakto at sapat yung bid ninyo, yung presyo sa bid ninyo, kahit tumagal pa yan ng parehong presyo, hindi kayo mangangapa at hindi kayo mamimilit na mag-increase. So I think doon tayo magsimula. Paano ba dapat yung tamang pagko-compute ng tamang bid for a project? Okay. Siguro magandang start yun dahil iba-iba yung field natin. So siguro start paano sa field mo? Paano ba ang computation mo? Paano ang ginagawa mo para mag-compute? Ako kasi sa akin, since medyo niche ako, so given na medyo mataas ang base price, una kong inaalam talaga, alamin ko kung ano yung standard, kung meron mang standard. Kung wala, ang una kong titignan is ano ba yung buwanan kong gastos sa isang, you know, sa buwanan kong gastos kasama na doon yung investment ko sa trabaho ko. Kasi syempre nag-invest din tayo ng gamit, yung mesa mo, yung workstation mo, yung laptop mo, yung mga parapernelya mo, yung mga binabayaran mo, internet, kuryente, lahat. So lahat yun tinitake ko into consideration. Tapos normally, give or take, magdadagdag ako ng $1 to $2 on top of that. Para just in case na medyo matagalan or hindi man ako mabigyan, kasi yun doon ako nagbabase. Pero I think Nizza din, tsaka yan, una rin din natin kailangan din i-consider ng mga ka-artist natin is ano ba yung mas swak sa kanila? Gusto ba nila ng per ora o gusto nila ng per project? No, kasi yung kapatid ko, freelancer din. So magkaiba kami. Mas preferred niya yung per project kasi graphic artist siya. Ako kasi per ora yung gusto ko kasi mas nakakapagtrabaho ko sa set schedule. Eh. Alam mo yun, yung katawan ko naghahanap ng schedule. So pag na-identify mo na yun, may pros and cons kasi yun, di ba, Nizza? Yan yung per ora at saka per project. Uh-oh. I mean, Nizza, ikaw, tingin mo, ano ba yung difference? I mean, ano ba yung pros and cons ng dalawa? Kasi, yun din yung sinasabi namin dito sa Freelancing with the Heart, yung micro-freelancing. So, yung per project, na maliliit na project, doon siya pumapasok sa micro-freelancing. Tapos yung hourly, yung isang buo ang project agad na, let's be honest, hindi naman agad-agad makukuha ng ibang newbies yun na buong agad na correct. 40 hours, ganun, oo. Like, kunwari, makakakuha sila, pero magsistart talaga sila sa standard ng maliit, $3 to $5, ganun. Pero, 3 to 5. And standard pricing eh, no? Tama ba ako across the board? Yan na nakikita ko, 3 to 5 hours. Starting siguro, 3. Oo, kasi si Upwork is nag-limit siya na bawal nang bumaba sa 3. Pero before, nung Odesk pa siya, tsaka yung mga ibang freelancers natin ngayon na nakikita niya sa mga groups, nung noon pa, may mga nag-start ng $1 per hour, ganyan. What, no? Oh, tas noon kasi, ang fee ng Upwork kasi is $10 lang. So yun din, take into consideration natin yung fees ng platform na gagamitin mo. Kung direct ka man, take into consideration mo yung kung saan ka babayaran. Kunwari, PayPal. Siyempre, ang PayPal may fees yun, di ba? So, parang nasa 4.something%. Oo, parang ganon. So, tapos si Upwork is, meron siyang 20% pag first $500 mo. So, tapos si Golands, meron siyang 10%. So, yun yung iti-take consideration nyo. Tapos, yun nga. So, balik tayo sa hourly at saka sa fixed price. Ang maganda sa hourly is, kunwari sa Upwork, meron kang parang inaantay na sweldo weekly. Dadating sa'yo yung sweldo mo weekly nung tinrabaho mo nung last week.
Kada Miyerkules. Oo, kada Wednesday. Every Wednesday. 8 a.m. Tapos, yes, 8 a.m. Pag ano, pag naman fix, ako kasi, sa mga hindi nakakaalam, pero siguro alam nyo kasi ang dal-dal ko, sa fixed price talaga ako nag-start sa Odesk pa nun. So, nag-start ako na nagsusulat ng e-books. Tapos, yung deadlines nun, usually weekly. Kunwari, ibibigay niya sa akin ngayon yung requirements, gagawin ko. Ang deadline niya is 7 days after. So, pag naipasa ko 7 days after, give pa ng 1 to 2 days para sa approval ng client. Pag na-approve ng client, meron pang 5 days na pending yung pera mo kay Upwork. So, kapag ganoon yung trabaho mo, syempre, i-consider mo na meron delay yung pera, hindi porket na ipasa mo na is makukuha mo na agad yung pera. So, dapat kasama yun sa computation. Tapos, ang isa pa... Kahit isa, sorry, maabala lang kita. Para lang ano, sorry. Yun lang, kasi diba, ang parating consideration natin sa fixed price is yung oras, no? Kaya marami ding nag-aalangan sa fixed price kasi per ora yung gusto nila, yung may inaasahan. Mm-hmm. Ganito lang yan. From a financial standpoint, ang suggestion kasi talaga ng maraming freelancers, and suggestion ko din is, bago kayo mag-freelance, or habang mag-freelance kayo, or at any time na nagtatrabaho kayo, you should have a savings of 6 months worth of your pay. Yun yung pinaka-safe na net. Na meron tayong savings ng 6 months worth ng ating monthly pay. Bakit? Para case ka nagkaganyan, na may kulang ng pera, matagal yung pera, hindi tayo nangangapa. So, importante din na kapag nagko-compute tayo, nagtatabi din tayo. Kasi para hindi din tayo nahihirapan pagka na you know, pag mahaba yung proseso. So again, ang ideal amount is 6 months worth of your monthly pay. So yun lang, nasingit mo lang. Oh, sige. Tapos may dagdag lang din ako. So if ever fixed price kayo, huwag kayong magpapatenga. So huwag kayong magpapatenga. Like kunwari, sabi ko kanina, di ba, 1 week yung deadline ng isang book. So huwag niyong antayin, tapos na yung 1 week bago kayo mag-apply ulit. Dahil alam naman natin, pag nag-a-apply tayo, meron pang ilang days yan bago matanggap. Kung matatanggap kayo, di ba? Kasi may interviews pa yan, may question-question pa yan si client. So, ang ginagawa ko, pag naka-half na ako dun sa libro na ginagawa ko, nag-a-apply na ako ulit para tapos na yung negotiation process, tapos hired na ako first day ko after kung ipasa yung before ko. So, para wala kang tenggang day. Wala kang downtime. Oo, wala kang ano, wala kang mag-buffer ka. Kumbaga, parang ganun. Tapos, kunwari yun, dahil, kunwari, 7,000 words yung isang book, tapos 1 week. So, 1,000 words a day lang yun. I-practice mo yung sarili mo, kasi pinractice ko yung sarili ko noon, nung nagsistart ako, nakaka 5,000 more words a day ako. Tapos, kasi ako lang mag-isa noon eh, wala pa akong team, tapos buntis ako, so wala pa akong inaalagaan. Ayun. So, 5,000 words a day, so 5 open contracts ang meron ako at a time. So, ginagawa ko, 1,000, nasa planner na 1,000 words dito sa book na to, sa book na to. So, kung natapos today yung book na to, magsisend out na ako ng application. Kunwari, magsiset ako ng 1 hour to send applications, tapos dun sa day na yon tatapusin ko naman din yung 1,000 words ng ibang books. So, ganun lang. So, huwag kayong ma-stuck sa isa kung alam nyo kaya nyo pang dagdagan yung ano nyo, yung gagawin nyo. Ganun sa fixed price. Tapos, magandang way din kasi yung fixed price na ipunin nyo para pag gusto nyo na mag-hourly, meron na kayong feedback sa Upwork or kung saan man, meron na kayong portfolio na mapapakita. Kasi mas madali kayong tanggapin nung hourly client, na-applyan nyo. Ayun. Tapos meron din akong meron din akong additional about ano, about in comparison with the fixed price and hourly. Yung pipiliin mo kasi magdedepende sa lifestyle mo. Yes. Katulad kami ni Jeff, medyo nagkakapareho kasi kami na yung katawan namin naghahanap ng set schedule to work. Ayun pala. Hindi po pwedeng kung kailan lang namin gusto kasi
sa part ko naman, tatama rin ako na pag ay, lalong walang mabubuo. Ay, may option pala ako, wag mag-work ngayon eh, di wag, di ba, ganyan. Tapos sa part mo ni Jeff siguro, para masiset niya na maayos yung schedules niya kasi may nagtuturo pa siya, ganyan, and so on. So, mas maganda yung fixed na schedule sa amin. Pero, syempre, depende sa lifestyle niyo eh. Kung mas applicable sa lifestyle niyo yung mag yung work niyo or yung projects niyo, is pwede niyo gawin anytime that you're able to, dun din kayo sa part niyo. So, depende talaga. Hindi natin sabi na, oh, ito po ang gawin mo kasi masagay mo na ito, mas kita ka ng malaki dito. Hindi. Kayo yung makakaalam nun. So, babalik at babalik tayo sa self-assessment pa rin. So, ako isa lang masasabi ko lang, Nisa, eh, sorry. Importante talaga na meron na nag-iipon tayo. I think yun yung number one rule. As freelancers, alam natin na medyo hindi stable ang ating industriya. Hindi siya stable. So, kailangan, number one rule para sa financial security natin, nag-iipon tayo. No? Then for hourly, ang tip ko kasi hourly talaga ako nagsimula kasi nga hindi nang hinahanap talaga ng katawan ko is that pag nag-hourly ka, nandun yung temptation na kumuha ka ng kumuha hanggat kaya ng katawan mo. Kasi hourly naman, isipin mo, basta nakalogin ka, bayad yung oras mo. Wag. Kasi dito na naman tayo pumapasok yung integrity na nanggugoyo na naman tayo ng kliyente. Magsasuffer at magsasuffer. So ako, alam ko, 8 hours lang ang gusto kong itrabaho. So ang ginagawa ko, kasi dinadiversify ko yung income ko, meaning hindi ko siya kinukuha lang sa isang kliyente, kinukuha ko siya sa maraming pagkukunan para yung isa. Pag yung isa nawala, hindi naman ako bokyang-bokya. So, ang ginagawa ko, dalawa ang kliyente ko at a time, take to 20 hours a week. So, yun. Just make sure lang na yung katawan mo, pag mag-hourly ka, ikaw yung tipo ng tao na kailangan ng disiplina. Kasi pag walang disiplina, hindi ka makakapagtrabaho. So yun yung sa hourly naman. May perfect example ako dyan. Kasi ako nga, di ba sa fixed price ako sanay. Tapos, after 2 years ko maghanap ng fixed price, parang puro fixed price ako ng 2 years. Tapos, meron ako nakita na isang job na nagustuhan ko. Hourly siya. Sinubukan ko naman. Tapos, maganda dun, hindi naman siya naghihingi ng 40 hours. Pero sobrang hirap na hirap ako ma-reach yung 20 hours na binigay niya. Kasi nga, sana yung self-flexi, di ba? So, yun nga, yung depende siya sa lifestyle mo. Tapos, idadagdag ko lang din dun sa tip ni Jeff kanina na i-diversify nyo yung income nyo. Wag galing sa isang, di ba yung sabi, don't put all your eggs in one basket. Wag nyo ilagay lahat ng income nyo sa isang client lang. Kasi makamamaya, kahit na gano'ng kalaki yung company ng client mo, meron at merong pwedeng mangyari dyan. Baka mamaya magka-emergency or dayain siya ng mga kasama niya, ganun. So, hindi mo kasi siya masasabi. So, ang maganda dun, kung kunwari, may nakuha ka man na 40 hours na, pwede ka magkuha ng mga fixed price during weekend, ganun. Tapos, kumuha ka ng ibang pagkukuhaan ng income, mag-business ka, ganun. So, para lang yung dating ng pera sa inyo, hindi iisa. Tapos, siguro yun, sample ko na rin. Sorry, ang dami ko sinabi. So, yung sample ko na rin yung kay Jeff na sabi niya dapat nagsisave. So, i-add ko, dapat nagsisave ka and dapat i-diversify mo yung income mo. Like, kunwari, ako, sample sa akin, meron akong hourly. Ngayon kasi, nag-improve na. So, nakakaya ko na lumagpas ng 20 hours. Natuto na ako. Natuto na yung katawan lupa. So, yun. Nakakaya ko na siya lumagpas ng 20 hours. So, meron akong weekly na inaabangan. Tapos, meron akong fixed price clients na ang bayad naman niya is 15.30. Tapos, meron akong isang client na ang bayad niya every time gusto ko mag-invoice. So, unlimited scripts yung ginagawa sa kanya. Tapos, anytime ako gusto mag-invoice, pwede ako mag-invoice sa kanya. Pero, tas yun, ang ginagawa ko, kunwari, yung isang client na sa isang date siya mag-ano, kung hindi mo naman siya kailangan dahil may weekly ka naman dumadating, pwedeng yun na yung idiretso mo sa savings mo. So, parang hindi mo siya mapapansin kasi hindi naman siya dadaan sa correct.
Oo, meron kang income na galing ka kliyenteng to pang savings, yung income mo sa kliyenteng to pang gastos. Yes. No? Yun yung I think common sa ating tatlo na iba-iba yung pinanggagalingan ng income namin. So, hindi kami nakukuha lang sa isang tao. Tsaka may tip din ako sa ano, sa mga savings na ganyan. Yun nga, yung another way nga is yung sinabi nila na yung isang client mo, yun diretso sa income yun, parang i-consider mo wala na. Ang ginagawa ko ganun din, parang automatic transfer sa ibang account number from the same bank. Tapos considered siya as akin as expense para hindi ko parang kinukonsider ko siya na pag-transfer na doon, wala na. Uh-oh. Kasi matitin kang kunin. Uh-huh. Tapos pangalawa, literal akong may alkansya talaga sa bahay. Isang alkansya na pang paper bills, tapos isang alkansya na pang coins. Tapos, alam mo yun, yung pag, iba kasi yung feeling pa rin na nabibigay ng alkansya eh. Uh-huh. Na, yung habang nakikita mo napupuno, mas na-excite ka. Tapos pag binuksan yun, diretso din sa bank accounts ng mga bata, hindi na namin. Tapos ayun, tapos yung mga bata din sa bahay lahat, nakakita sila ng 5 peso coin, 10 peso coin, i-shoot din nila doon, automatic na yun. So, i-involve din nyo yung buong family sa financial, ano, financial talk. Yung pag-discuss ng financial talk. I think importante din yan, ano, Nisa tsaka Miet, na kailangan naiintindihan din ng pamilya ninyo yung limitations ng kinikita ninyo as a freelancer. Dapat, bago kayo mag-freelance, napag-usapan nyo na as a family kung ano yung kayang abutin ng kikitain ninyo, ano yung limitations niya, ano yung pwedeng gawin para when something happens, everyone is ready. Diba? True. At saka, involved silang lahat. Hindi sila mag-expect na laging meron, na pag sinabing mo wala, okay na. At saka, ano, parang magkakaroon sila ng participation din. And at the same time, lalo na yung mga kids, matututo din sila kung may mga anak kayo. Matututo din silang mag-save. And makukuha din nila or ma-acquire din nila yun sa future nila paglaki na matututo din sila mag-handle ng mga financial kineme nila ng maayos. Yes. So, wait. Singit ko lang, ha? So, siguro, I think yung sinasabi natin, yung bottom line ng mga sinasabi nating kadaldalan kanina is, nasa kanya-kanyang lifestyle yan kung paano natin i-compute yung rate natin and yung kukunin natin, ay yung ibibid natin sa client. Kasi, yun na, kung breadwinner ka, syempre, mas marami dapat, di ba? Or kung wala ka naman masyadong binabayaran and gusto mo lang matuto, hindi, meron ka pang ability to lessen the bid para makuha yung job. Pero kung breadwinner ka at alam mong hindi kaya, syempre hindi ka na magbibid dun sa job na yun. So, yun. Balik na tayo. At saka another thing, tungkol pa rin dyan sa pagbibid na yan. Uh-oh. Of course, hindi lang yung expenses mo at yung mga kailangan mo ang kailangan mong i-take into consideration when bidding, ay i-consider din natin kung ano yung ino-offer natin ng service. Mm-hmm. Sabihin na natin, ang need mo for a month, let's say, is worth 50,000 pesos. Halimbawa lang, kasama na lahat, tuition ng anak mo, pambili ng lollipop ng bunso, and everything. Tapos, ang service na ino-offer mo, very, very simple data entry. Sa pagay mo, tanggapin yung bid mo, diba? Take into consideration then of course, yung what you're offering. Uh-huh. Hindi lang yung what you need, what also can you offer, kung worth it ba, kung kapantay ba ng presyong hinihingi mo yung bibigay mo. Importante na alam natin yung yung value kaya nating ibigay. Also, i-take din natin into consideration kung ano yung offer ni client. Pwede nating hanapin yung kumpanya, no? Tingnan mo kung ano yung kunyari, sa Upwork. Tingnan niyo yung history ni clients Upwork, yung payment history niya, yung jobs na na-offer, kung ano yung range ng mga ino-offer na jobs. Dapat 'yon pinag-aaralan. Titingnan natin kung magkano yung binayad, magkano na yung nagastos. Kasi makikita natin doon yung kakayanan ni client na magbayad eh. Makaka-gauge kayo doon na okay, baka medyo pwede kong angatan ng isa or $1 to $2. Mm-hmm. Or baka hindi, ganito talaga yung standard price niya. So, it's important na you also do your research bago mag-offer. So, tingnan niyo yung history ni client. Sige. Ginagawa ko yan. Siguro, yung pag may nareceive akong parang invite for interview,
kakalkalin ko muna yung ano profile ni client, okay, ilan ito. Na naging VA niya, gaano kakatagal, magkano yung binabayad niya, ganon. Oo, tsaka yung mga review. Tapos, minsan mapapaisip ako, bakit yung client na to, parang andag babilis ng mga VA na nawawala sa kanya, ganyan. Tapos, titingnan mo din yung mga previous, ano, parang grades na in-offer niya, ganun. So, siguro, ano, para may basis ka kung paano ka rin mag-iingin ng ano. Pwede natin itong gawing next topic natin. Kasi malawak siya talaga eh. Yung considerations, kung ano. Sige, okay lang yan. Sige. Kung ano yung dapat consider na kung ano yung dapat consider yung client, yung needs mo, yung going rate dong niche, yung niche mo ganun. So siguro yun yung next ano natin, balik tayo sa ano sa very wrong approach about yung bonus, yung 13th month, yung rate increase at saka yung fee. Ayan, dito na tayo sa malupit-lupit. Yes. So bonuses. Siguro mag-rant ako. Ako muna. Go. Sige. Yun. So, itong rant natin today is about dun sa mga freelancers na parang feeling entitled na iobliga yung client na, kunwari, uy, client, 6 months na ako. Di ba ako i-interesan dyan? Or, uy, client, Christmas na. Ano ba yung, may bonus ba ako in 13th month? Or yung isa, uy, client, okay lang ba bayaran mo yung fee ko kasi mataas na yung presyo ng bigas, ng gulay, ng itlog, ng chicken, ng gas, ng sili. Ng sili. Akala mo naman nagko-commute siya, 'di ba? So, para sa amin lang, hindi siya magandang tingnan, nahingin. Na may nakalimutan pala ako. Very unprofessional. Oo, may nakalimutan ako win ko this week. So, yung client namin, nagbigay siya ng bonus kahapon na ano, parang one-third siya nung sweldo. Nang wala lang. Parang malaki kasi yung kinita nila. So, nagbigay siya. So, ang sinasabi ko lang, yung bonus, hindi siya hinihingi. Pag masaya yung client sa service mo, kusa siyang magbigay. Kaya naman pala 55 floors ang bahay ni Nizza. May bonus. 55 floors. Sakto 55 minutes and 55 seconds na tayo ngayon. Sa Sky. So, yun. So, yun nga. Okay, so, go. Hindi siya hinihingi. Kusa siyang binibigay. And yun nga yung rant namin. Na nakakahiya kasi and very unprofessional and unethical na hingin sa client, kahit gaano pa kaganda yung pagkakasulat mo, kahit gaano pa ka, lambing or professional yung letter mo sa kanya, hindi pa rin siya talaga magiging tama. I guess, tama, ayun. Oo, kasi I think isa nakakalimutan din natin na ang purpose talaga ng pagkuha ng isang kliyente ng freelancer is makatipid. Mm-hmm. Kasi nga, kadamihan sa kanila, walang kakayanan na magpasweldo ng 8 hours or 40 hours a week. Mm-hmm. Kaya kumukuha talaga sila ng freelancers kasi hindi sila napipilitang magbigay ng bonuses, hindi sila napipilitang magbigay ng government mandated benefits. Kaya nasa freelance. Oo, yung overhead expense pa ng pag-o-office. Tama yan. Okay, tama yan. Yung overhead expense pa ng pagbabayad ng office. So, ang point is, kaya nga sila nagpunta sa freelancer is because no, kasi ito yun, standard natin yan tatlo eh. Bago talaga tayo maghingi or magbalak man lang na manghingi ng increase, ang una nating iisipin, have we contributed enough to the income of the company na may karapatan na tayong kumabig? Nagpasok na ba tayo? Did we generate enough revenue para kumabig na doon sa kinita? Kasi kung wala, medyo tagilid na, no? Kasi ano ang hihingin mo kung wala ka namang kinontribute? Lalo na kung hindi generating yung lalo na kung hindi income generating yung position mo, no, sa client.
Kaya importante na alam natin yung performance natin and alam din natin yung performance ni client as a business, yung kitaan. Ayun. Ako naman. Nagtitipid ako ng battery, charot. Kasi sa caliber rin ako. Anyways, 24% na lang siya. Ayun. Anyways, about it sa increase, 13-month bonus, whatever it is called, and fees. So, yung fees kanina medyo nabigyan na natin ng, ano no, ng insight na isama na sa pag-bed. So, doon tayo sa increase and bonuses. Siyempre, katulad ng sinabi nila na make sure na may nagawa ka muna bago ka maghingi ng increase. And at the, you staying with the company or with the client for 6 months doesn't necessarily mean na entitled ka na for an increase. Kahit nag 6 months ka, nag 1 year ka, kung wala ka naman na ambag na matino at nagbilang ka lang ng oras, nagbilang ka lang ng araw hanggang maka 6 months ka, huwag naman tayong masyado. Diba? Majority ng clients natin are from small and medium business, hindi corporate. Bihira ang corporate offices na nagkahanap ng freelancers. So, isipin nyo rin, mga startups sila, maliliit na business, na kaya sila kumuha ng independent contractors, and tayo as independent contractors, pakicheck naman natin yung muna, yung definition ng field na pinapasukan natin bago tayo maghingi ng mga ganyan. Kasi as freelancers, as independent contractors, technically, hindi talaga tayo entitled na maghingi ng bonus. Wala tayong karapatan unless ipinangako sa atin ng client. So, kahit pagkano kalampi at kapabebe ang pagkakahingi mo ng bonus, wala kang karapatan humingi at umasa sa bonus. Okay? Yun lang. Parang ang kapal lang, Pes, para sa akin, sorry to lang tayo harsh, sa pero sorry for being harsh, pero every time na may magtatanong sa akin ng ganyan, sinasabihan ko talaga na wala kang karapatang humingi ng bonus, hindi ka empleyado, freelancer ka, peer you. Ganun lang kasi pwede na donation. Though meron nang bibigay, pero huwag mong hingin. Pero, may nagbibigay. Pag binigay, tanggap mo. Kaya kung magbigay ng pusa. Huwag kang hihingi at huwag kang magpaparinig. Hindi porket na binigyan yung kaibigan mo, dapat bigyan ka na rin. True. Hindi porke may nag-post sa group nyo na, ay, binigyan ako ni client ng bonus. Eh, sasabihin mo din sa client mo, oy, baka naman may pa-bonus ka dyan, sir. Diba? Huwag ganun. Diba? Kasi, yung mga nagpo-post na yan, diba? Yung mga nagpo-post na yan, sabihin na natin, majority gusto lang magyabang na binigyan sila ng ganito. Pero, huwag yun yung tingnan nyo. Ang tingnan nyo is, bakit sila nagka-bonus? Deserve ba nila? Anong ginawa nila? Anong klaseng service ang binigay nila para mag-usa yung client nilang magbigay ng service? Ay, ng bonus. Yon yung tingnan natin doon. Yun. Go. Oo, at saka I think, isa sa mga, ewan ko lang, for Nisa and for Bea, pero ako kasi, isa din na naririnig ko at nakikita kong practice ng ibang freelancers, isa usapan ng kontrata bago magkapirmahan, bago mag-accept, may ibang freelancers na ipinapasok at pilit na isisingit sa usapan nila ni kliyente yung bonuses. Yung parang isinasama nila sa usapan na, at this given point, I should be entitled to a bonus. Sa akin kasi parang mali yun eh. Oo. Na magde-demand ng bonus sa simula pa. Ay, agree. Sa simula pa ng kontrata. Maayos yung magiging trabaho. Correct. True. Hindi pa nga lang kung mapapakinabangan. Saka kaya nga siya bonus, di ba? Kusang bigay ng client and dahil natuwa siya sa'yo. Oo. So, to ask for a bonus sa umpisa pa lang ng kontrata ay nakakahiya kasi parang bakit? Ano pa ba ang napatunayan mo as early as now para mangingi sa akin ng bonus? At ito pa ha, ito lang halilinawin ko lang kasi baka mamaya meron pang naguguluhan. Ang 13th month pay po ay normally for the Philippines lang. Sa ibang bansa, wala talagang 13th month pay. Meron sigurong gratuity pay, pero hindi obligado ang mga freelance, ang mga kliyente natin na magbigay ng 13th month pay. No, kasi may mga naririnig din ako, bakit walang 13th month pay, ganun-ganun, ganyan-ganyan. Ay, hindi po siya kasama. As individual contributors, kahit as individual contributors, hindi siya kasama.
Okay? Kaya talagang importante na pag nag-freelance tayo, alam natin kung paano magtipid at saka i-diversify yung income. Kasi feeling ko Nisa at saka Rhea, kaya minsan talagang naggagawa ng paraan yung ating mga kasama na itaas yung mga kita nila at humingi ng mga bonus is because wala rin silang pagdudukutan pag may nangyari. Feeling ko kaya may mga ganong usapan. At saka, babalik tayo din sa mga bonuses na yan and all that. Babalik tayo din sa basic eh. Alam nyo ba ang pinapasok nyo kung bakit kayo na freelancer? Kasi kung alam nyo, hindi na papasok sa isip nyo kung paano humingi ng 13th month at kung paano humingi ng bonus. Oo. Yun lang yun, back to basics tayo. Kasi ibig sabihin, kung alam nyo ang pinapasok nyo at kung, diba, kung alam nyo ang pinapasok nyo at kung alam nyo ang mundo ng freelancing na pinapasok nyo, hindi nyo iniisip yan. So, ang tip ko lang sa mga aspiring, alamin nyo muna kung ano yung pinapasok nyo. Oo. Para kasi napaka ang ano kasi niyan sa akin is nandun pa rin yung employee mindset eh. Oo. Ibig sabihin na, ano mali pag, yung naging, diba? Ano sa kanila. Parang mali yung naging ano yun orientation sa kanila or ng yung freelancing. Mali yung naging why nila. Mali yung orientation sa kanila. Maling coach ba? MLM yan. Mali yata yung nakapasa ng post na siguro yun yung mga nakakabasa ng earn 60,000 a month, 4 hours a day, ganun. Road to 100,000. Pero hindi natin sasakitin yung mali yung why kasi sa akin walang maling why. Walang maling why. Hindi lang tama yung pagkaka-intro. Walang maling why. Mali lang yung way. Kumbaga, pinush ng pinush na pwede mong kitain to pero hindi naman niya in-explain bakit. In-explain kung paano at kung bakit. Kung hindi in-explain nung coach mo or nung kung kanino mo narinig ang freelancing, nasa sa'yo yun para alamin kung ano yung pinapasok mo. Hindi lang forget. Yes. Parang ignorance is not an excuse. Yes. At saka tagtaan natin sa teknolohiya ngayon, kasalanan na po ang may walang alam sa mga bagay-bagay. True. Napakadaling maghanap sa Google. Sa Google, madaling maghanap. So medyo kasalanan ang pag hindi mo alam ang isang bagay. True. Ayun lang. Ayun. Sige, madam, ikaw na. Nisa, floor mo. Punta siya sa 40th floor. Nandun yung arinola. Charot. Nasa 54th floor na ako. Malapit na ako. So, yun. Ito, ang i-explain, ang pasukin naman natin ngayon is yung mga freelancers na nag-oobliga sa client na bayaran yung fee. Like, PayPal fee, ganyan. Ay, naku, nagkikigil ako dyan. Char. natawa ako. Ano ba yan? Kasi nga. Two weeks ago pa sinabi kay Nisa. Kaya hanggang nagkikigil pa rin ako. Kasi nagkikigil pa rin. Explain natin. Meron clients, like kunwari may client ako na sabi niya sa akin, bakit ganyan yung dumating sa'yo? Tapos sabi ko, kasi may PayPal fee pa. Tapos sabi niya, i-compute mo yung PayPal fee tapos idagdag mo dun sa invoice mo sa akin kasi gusto kong makuha mo yung full amount nung pinagtrabahuhan mo. May client ako na ganun yung sinabi niya. But yung talagang kung susundin natin yung talagang norm, hindi talaga obligasyon ng client na bayaran ang fee mo dahil fee mo yan sa PayPal sa paggamit ng PayPal eh. So, hindi ginagamit mo yung servisyo eh. Oo. So, kailangan din nilang kumita. Oo, totoo. Kasi, isipin mo, hindi ka na namang problema sa invoicing, diba? Hindi mo naman kapit-bahay, diba? So, hindi naman niya pwedeng iabot lang yung bayad mo sa'yo. So, kailangan mo rin maging thankful, syempre, dahil ginagamit mo nga yung servisyo. Like, kunwari, Upwork. Marami nagre-reklamo na bakit 20%, ganyan, ganyan. Pero hindi nila kinoconsider na kahit na 20% yan, at least safe ka na mababayaran ka dahil in-assure yan ng Upwork sa'yo. At safe, at sure ka na may dumadating na clients dahil na-establish na ng Upwork yung pangalan niya sa clients eh. So, pag may client, talagang pupunta sa kanya para humanap ng trabaho. So,
kung fee ang problema mo sa Upwork, 20%, ang siguro ang suggestion ko, like yung ginagawa ko, kunwari, gusto ko ng $5 per hour na mauwi, kunwari, yun yung gusto ko mauwi, compute mo na yung 20%, i-add mo na siya doon. So, ang mangyayari, oo, yun, tama yun. $6 na, bibid mo naman kasi, pwede mo nang ilagay doon ni, di ba? Pag nag-bid ka, tapos makikita mo, may auto-computation na kung magkano matatikong mo. Saka hindi naman so, kasi, kung hindi ka satisfied, didugdug mo, diba? Oo, yun. So, hindi naman kasi alam ng client na siya yung nagbabayad ng fee, di ba? Basta ang alam niya, ito yung bayad niya sa servisyo mo. Kasi ang mangyayari nun, magiging mabigat pa para sa kanya na ito na nga yung nakabudget doon sa bid mo. Magdadagdag pa siya ng fee, pambayad ng fee mo. Eh, hindi naman o kasi obligasyon. Tama kasi yung sinabi mo ni Isi. Tama yung sinabi mo ni Isi na, Nizza, na ang mga kliyente, they work also within budgets. Mm-mm. Pag nag-hire sila ng may nakaset na budget sa bawat tao. Kaya nga sa hourly, no, diba, mapapansin nyo, again, Upwork, may limit kung ilang oras lang. Kasi naka-budget yan. Naka-budget ang amount. So, kung ipapakargad nyo sa kanila yung fees ninyo, medyo off na yon. Kasi nga, una, naka-budget na. Pangalawa, eh, nakikinabang naman tayo doon sa platform na ginagamit. No? So, hindi naman siya parang pumunta kang OFW tapos papabayaran mo yung placement fee mo, ganun-ganun. hindi kasi isipin na lang din natin sa normal na businesses at saka kunwari, business, may tindahan ako. Hindi naman ako mamimigay ng pamasahe para lang puntahan mo ako at bumili ka sa akin, di ba? Or kunwari sa corporate. True. Sa corporate, gusto ko yung analogy mo. Yung sa corporate, yung sweldo mo, nandun na yung pamasahe mo, di ba? Magbibigay lang sila ng transportation fee kung mag-out of town ka, yung trabaho mo, ganun. Pero kung normal na yung work mo, yung sweldo mo, dapat kasama na dun yung competition nung commute mo to and from the office. Allowance. Oo, kasama na yun sa sweldo. So, hindi pwede na yung client mo is pipilitin mo magbayad. Parang ang mangyayari nun, sinasabi mo na utang na loob pa niya na nagtatrabaho ka sa kanya, so dapat bayaran niya yung fee mo. Parang ganun. Oo, wag ganon. Masyado namang kakapalan ng very slide yan. So, isa pa pala. So, hindi ka hulog ng langit. Oo. Like yung sinabi mo kahapon. Ay, sinabi kahapon. So, yung sinabi mo last episode na nobody is indispensable. Ayun. So, hindi ka ayan, nawala. Hello. Nandito ako pero na-log out yata ako sa Facebook kasi yung clients ko mga politics. Dahil sa ano nila. Dahil sa pictures nila pag like, sige lang go. Teka. Resume lang natin. Nandiyan na. Ayun na. Ayun na ulit. Dito ba tayo? Rhea, dali yung jingle natin, kanta. Dito ako. Andito na kaya ulit. Like. Ano nga ba yung jingle natin, Rhea? Kanta, dali. I miss you like crazy. Hello, rinig mo ba? Ay, iba na ngayon. Without saying a word. Ah, iba na. When hindi na, I miss you. At all na. Iba na. Ah! Paano ko malalaman kung nandun na tayo? Tignan natin sa mga chats. Ay, sa mga comments. Let's see. Pero may viewer. Comments. May viewer, tas may nakalagay live. Iisa. Ano ba? Ito? Five. Hindi ba kasi usually nakikinig ko lang yan. Pagkatapos na yun. Carry na. Kahit na walang makikinig. Tsaka, joke lang. Kali na. Nare-record naman ba? Nare-record ba? Yes, nandito na siya. So, ilalagay, kukunin ko na lang din siya, tapos tanggalin ko yung mga ano. Ah, okay, ilagay mo lang para marinig nila yung I miss you like crazy ni Rhea. Sige, ayan. So, ano natin malalaman? Tarong, kasi lang ang paraan. Nagtanong ako sa kanila,
sumasagot. Baka mamaya hindi na tayo live. Nawala na. Oo, okay lang yan. Alam mo naman ang internet sa Pilipinas. Ayun, naka-live naman daw. Oh well, ganun talaga. Hayaman na, tuloy na natin. Naririnig pala tayo, so naririnig tayo. Hi, sorry. Hello. Raya, kami sa tali. Ayan. Tuloy na natin, Nis. Ano nga yung nasabi mo kanina? Nakalimutan ko. Ano? Asa na ba tayo? Dispensable. Ayun. So, dispensable. So, hindi porket nagustuhan ng client yung proposal mo is hindi na siya pwede humanap ng iba. So, yun. At and hindi lang din ikaw ang kaya mag-offer nung ino-offer mo for sure. Nakakalimut tayo. Walang security tenure sa freelancing. Oo. Pwede ka nilang bitaw at any time. Yes. So, yun. So, yun nga yung sinasabi namin na huwag tayo masyadong mapangahas sa paghingi ng sa pag-obliga kay client na magbayad ng fees natin. Dahil hindi nga niya obligasyon yun. So, kung gusto mo na talagang bayaran ng client yung fee, ang solusyon naman dun is isama mo na siya sa bid mo. So, nandun siya dun sa umpisang kwentuhan natin kanina na nasa computation mo na kung ano yung mga factors. Tapos yun yung pag-uusapan natin next episode. Ayun. Oo. Isang siguro pwede din natin pag-usapan ngayon ng very, very quick is paano nga kung, let's say, na-check nila lahat ng considerations na sinabi natin kanina, contributor ako, as in sobrang contributor ako, let's say 5 years na ako kay client, baka naman po pwede na. So, sige, I mean, ngayon, ano yung thoughts nyo? Paano ba dapat, let's say, kunyari, ano ka nga, katanggap-tanggap ka nga at karapat dapat kang humingi, paano ba siya dapat ginagawa? Sa akin kasi, kinoconsider ko rin, isa sa considerations ko, yung pagbibigay ng client ng chance, kung open ba siya sa growth mo. Kasi kung open siya sa growth mo, okay lang sa kanya na matuto ka ng ibang bagay, tapos siya mismo yung mag-i-increase sa'yo kasi alam niya, yun yung kailangan mo. Tapos, meron ding certain time na pag dumating siya, tapos nandun ka pa, tapos hindi ka pa ini-increasean ng client or wala siyang balak i-increase or hindi niya ina-appreciate yung ginagawa mo. Para sa akin, hindi siya open sa growth mo. Eh, for me, naghahanap na ako ng ibang work nun. Correct. Yeah. Ako, ideal yan eh. Kung ang setup mo, tama yung sinabi mo, Nise. Kaya let's say, umabot ka na ng 3 taon, 5 taon. Kung gusto mo, stable na trabaho, fine. Pero ako kasi una kong tinitignan, kung binibigyan ka ng opportunity to do other jobs within his company, kunyari inililipat ka ng trabaho kasi nakitaan na ganun, hinahayaan kanyang matuto ng panibago, sa akin, sign yun na baka sakali may interest siyang mag-increase. Mm-hmm. Kung sa loob ng 5 taon, pareho pa rin ang ginagawa mo, hindi na bago, tanong muna sa sarili mo, gusto mo pa ba yung trabaho ng ganun? Tapos parang hindi naman kayo nag-uusap ng client. Oo, na parang hindi naman kayo wala naman kayong, kasi normally ako kasi, and I'm very sure kay Nisa at saka kay Mien, ako kasi I have a personal relationship with my client eh, mm-hmm. Hindi lang kami client-vendor eh. Mm-hmm. Talagang alam ko na, actually ngayon yung client ko, alam ko na pero paggagawa niya yung bahay niya, ipagagawa niya yung kubeta niya, kaya medyo wala siya ng 2 linggo, so ako muna ang bahala sa mga bagay-bagay. Pagka ganun yung relasyon niyo, baka maipush mo. Pero kung yun na, wala kayong personal relationship, pare-pareho yung task mo, napaka-stagnant ng trabaho mo, isipin mo na ngayon kung ano yung gusto mong mangyari. Oo. Gusto mo pa bang mag-stay doon, di ba? For let's say, ang gusto mo na lang, masigurado lang na meron kang income. Sige, stay ka doon.
Pero kung hindi ka na happy, baka it's time to move on to a better client. Mm-mm. Kasi yung 5 years na yon, magandang anchor na rin siya para itaas mo ng konti yung fee mo eh. Oo, sa ibang client. Tapos, actually, ang tagal nga ng 5 years para sa akin. Para sa freelance. Hindi ko kaya ng 5 years, tapos yun lang, yun lang yung ginagawa. Oh, well, meron naman din kasing mga tao, ganun. Pero may ganun yung talaga. Yung security talaga ang hanap. Oo, meron. Merong taong simple lang yung gusto sa kaya buhay. Merong mga tao na hourly yung gusto, kasi yun nga yung gusto nila. O meron tao na gusto yung growth. Tapos meron naman tao na pag naabot mo na yung growth, pwede na sila doon. So, nasa sa inyo pa rin talaga. At laging yung nalang i-align sa why nyo. Yung ginagawa nyo. Saka yung ina, try to build a personal relationship with the client. Ay, yun pa, kasi kanina pa. Parang kanina pa natin sinasabi, diba, dapat alam mo yung value mo sa business. Uh-oh. Malalaman mo yung value mo sa business kapag nakapag-build ka ng personal relationship Uh-oh. With the client. Oo. Saka, at mararamdaman mo yun. Oo. Kung paano kanya i-treat. Yes. Kung valuable ka sa kanya at valuable ka sa business. Yes. So, add ko lang din na kung makapag-build ka ng personal relationship with the client, most probably hindi mo kailangan hingin yung bonus at saka yung mga rate and fees, sila mismo yung mag-o-offer sa'yo kasi makikita nila yung yung value mo. So yun, may kwento pala ako, kinwento ko kay madam. No? Sabi ko, sasabihin ko, kinwento ko dito. Yung, sa dami ng kinwento, alin yun? Yung dito sa topic, so yung client, may client ako, no? Nung, di ba sabi ko, 2 years ako nag-fixed price, tapos nag-try ako mag-hourly. Nag-start ako sa kanya, $5. Tapos hanggang sa, wala pa akong 6 months, increase na siya ng increase sa akin. Nagsistart naman siya sa 50 cents lang na increase, or $1, ganun. Pero hanggang sa, sobrang lumaki na yung ano ko sa kanya dahil sa kaka-increase niya, dahil natutuwa siya sa akin. Tapos, nag-build na rin ako ng personal relationship sa kanya. In-invite pa nga niya ako dun sa kasal niya dun sa Texas, ganun. Pero hindi ako nakapunta. So, tapos yung first year ko, binigyan niya ako ng 13th month, November pa lang. Kasi nabasa niya daw dun sa isang libro na pag Filipino daw yung freelancer, dahil sa Philippines nga yung 13th month, di ba? So, nabasa niya daw dun sa isang libro na binibigyan pala dapat ng 13th month yung mga Filipino. So, binigyan niya ako ng 13th month nung first year ko. Tapos, nung second year ko, medyo na, nung nanalo na si Trump, medyo nalugi yung business niya kasi US politics yun eh. Liberal siya. So, against siya kay Trump. Anti-Trump siya. Nung nanalo na si Trump, medyo nag-lilo yung business niya, nalulugi, ganyan. Tapos, syempre ako, bilang, syempre alam mo yung nangyayari sa business niya, syempre hindi ka maghihingi ng 13th month dahil nga nalulugi na yung business nila. Parang respeto na lang din sa kanila. Hindi na siya nagbigay, hindi na rin ako naghingi. Kasi alam ko na hindi na nga kaya ng business. So, yun, yung sinasabi na depende pa rin talaga. Oo, so, matuto kang makiramdam in layman's term. Or matuto kang mahiya sa squatter term. Trot. Magkaroon ka ng hiya. Oh, well, oo. Ganun talaga. Kailangan talaga matuto tayong makiramdam tsaka mahiya. Mm-hmm. Pero tandaan natin, ha, baka din kasi isipin naman ng ating mga kasama dito na pag-build personal relationship, pag-gitgitan mo naman yung sarili mo, mag-small talk ang bigla. Oh, how's your day? How's your life? How's your wife? Depende din sa client. Biglang darating yun eh. Biglang darating yung personal relationship na yun eh. Hindi mo ipipilit yon. Kasi may mga, ang kliyente talaga, ang una naman talaga ang mindset ng kliyente, pasok at magtrabaho. Umanap ng katrabaho, yun lang. Ang personal relationship pumapasok kapag napatunayan mo na yung worth mo sa client. Oo. So, yun. Saka yung small talk lang. May physical. Oo. Magsistart yun minsan, kunwari. Maglalakad na ako, pasok sa ano namin. Andiyan ka na, mag-charge ka na. Hindi, meron pa akong 18%. Ayun. So, yung sa client. Ayun, may isisingit din ako dyan sa ano, increase na yan. May kwento ako. Very, very recent lang. Current client ko pa rin siya hanggang ngayon.
Magbibigay na ako ng sample rate ha, pero hindi ito yung rate na napag-usapin namin. Kumbaga sa bidding, $7 per hour, halimbawa. Tapos sabi niya, mataas, sabi niya. So, payag ka ba na for the first month, kasi technically, for the first month, magte-training lang tayo eh. So, payag ka ba na for the first month, $5 lang muna. And then after a month, tsaka ako bibigay yung $7 mo. Sabi ko, okay, sabi ko ganyan. Kasi hindi ko pa alam yung kung nakakailang like bahay siya nang nabibenta sa isang linggo or what, ganyan. Hindi ko, wala akong idea kasi bago pa lang. Tapos nung after a month, doon ko nakita yung buong business niya na, kasi pakialamera ako eh. So, kumbaga, nakalkal ko yung mga files kung nakakailang transactions siya in a week, in a month, ganyan. Tapos naramdaman ko na parang masyadong mataas yung rate ko para sa kanya. Kasi, nag-iisa lang siyang realtor. Wala siyang ibang agents, wala siya. Kasi one-man show siya. So sabi ko, ang taas nga nung hiningi ko sa kanya. So, after 2 months nang nakalipas, hindi ko na pinaalala sa kanya yung usapan namin na after a month, i-increase niya ako into $7. Kunwari, $7 yung usapan namin. Hindi ko na pinaalala kasi alam ko na masyado kumakadera kapag pinush ko yun compared dun sa value. I mean, so, ano ng business niya? Like, sa value mismo ng business niya. Tapos after a while, pinaalala niya, sabi niya, hindi ko nakakalimutan yung promise ko sa iyo, sabi niya. Pero, sabi niya, since nag-promise ako, sabi niya, mag-start tayo sa increase ng, like, mag-$6 ka na, ganyan, sabi ko. Nung una, syempre, tuwa ako. Ay, gusto ko, increase yan eh. Tapos, naisip ko, baan gusto ko pang ibalik? Tapos sabi ng mga teammates ko, ano ko ba, interesan ka na nga, babalik mo pa. Eh, hindi nga yun yung usapan nyo. Pero, alam mo yun, kumbaga, ang point ko is, pakiramdaman mo yung financial, ano din, ng business ng client mo. Bago ka mag-ask ng kung ano-anong anik-anik na mga amount dyan. Baka naman mamaya, masyado lang mahal yung sinisingil mo. Tapos, hindi naman ganun kalaking kumita yung business. Yun lang. And I thank you. Ikaw ba? Oo nga, mamaya. Hindi, kakahihingi mo ng... kakahihingi mo ng increase ikaw pa, ikabagsak ng negosyo. True. Ay, kasi ikaw rin naman yung magsasuffer eh. Kapag nalugi yung business, ikaw din yung makawala ng trabaho. Hindi, wala ka ng client. Yung bait ka ng client, diba? Oo. Kailangan, kailangan mga kapatid, ang tingin natin sa trabaho long term. Parating long term. Huwag muna masyadong pataas. Secure muna natin yung pagiging long term ng trabaho. Pag laging long term yan. Ay, mayroon ako sample. Then, ayan, go, sample. So, may sample ako. Di ba yung sinabi ko sa inyo na $5 na start ko nung, ewan ko anong year yun. Ano yun eh, dalawa yung client na nakuha ko nun. Isang $10 at saka isang $5. Pero, nung nakita ko na ng mga 1 to 2 weeks yung business nilang dalawa, namili ako kung saan ba yung mas may growth. Kung saan ba mas may growth. Tapos napansin ko dun sa $10 is, dun lang siya sa website niya naglalaro. Wala siyang ibang plans to grow. Wala akong naramdaman na plan na gusto niya pang lumaki. Nawa mo, babalik at babalik rin lang yan sa'yo. So, better. Salamat, June. Salamat, June. Diba? Better na, choose to be the better person always. Charot. Sorry na po ako kay Nizza. Nizza, alam na namin na kapag nawala ka. Alam na natin, rinigalo siya sa Pasko. Pero, ambagan tayo, Jeff, ha? Alam na natin. Kaloka. Hello. Lagi ako sa panonood mo na kanina. Kaya sukatan ng tunay na katapangan. Diba? Parang kaalap ako ng bagong jowa, yan ang una kong inilalabas para malaman ko kung lalaki talaga ako. Ano eh. Diba? Ayun, topic. So yun nga. No, habang may kinakalaban si Nizza, may tumating kasi sa lupin niya, umabot sa 55th floor. Diba? So yun, pabalik tayo sa pinuusapan. Yun nga, importante na
I think sa usapang pera, napaka-critical kasi ng usapang pera. Pero importante na sa kinikita natin at sa trabaho natin na kung saan naman ng pera, importante na maging makatao tayo sa sarili natin. No? We are honest and we are just sa sarili natin. Hindi din natin ilo-lowball yung sa mga natin. Makatao tayo sa kliyente natin. Hindi din naman natin inukuhanan ng sobra-sobra para meron din tayong kitain kinabukasan. Importante na marunong tayong magtipid para meron tayong secure na pagkukunan ng pera natin. And most importantly, importante na kung gusto nating tumaas yung kita natin, hindi tayo tumigil na mag-improve as freelancers. I think yun yung isa. Kasi nasa growth talaga yung pagtaas ng pera, hindi sa pag-init. Pero sa growth mo sa freelancer, growth mo instant, yun yung pinakas in terms of instant. Ayun, parang siguro hindi lang kami yung makakapagpatunay nitong tatlo, no? Marami pang iba dyan na makakapagpatunay na. Ay, so, correct, kapag ginawa mo yung trabaho. Ano yung Dickens? Doon ka, Dickens, may kausap. Sige, ginap. Ingo. Ito muna. Oh, wala na. Pasensya na. Nandito na ako. Pasensya. Oh, ayan na din. Kasi po ay ito ay isang backyard industry. Gawa po sa bahay show na to. Seryoso pa naman ang nagsasalita. May batang sumulpo. Nakakaloka. At least sa'yo ba? At least sa'yo yung bata. Ayan. So, okay. Ano nangyari? Wala. Kung natapos tayo na, yun nga, we need to be makatao. We need to be very charitable mm-hmm. to ourselves and our clients. So, and nga, siguro, ang pag-unlock skill set. Ano yun? Magkasunod na lalaki yun. Mm-mm. Oo. Yun nga yung sinasabi ko kanina, bago sumulpot yung baguette, is, ang tawag dito? nakalimutan ko. Sige, yung muna, Nizza. Lakas pa. May distraction. Mas mali ng episode na to. Sobra. Pero pag, ito na lang yung sign natin. Pag may nanood pa sa atin next week, ibig sabihin, buti na lang walang pa-video. Ano na to? Alam ko may pa-video pa. May pa-video, baka nagkakarati ako dito. So, ayun na. Sige na, masasabihin ko na nga sa kanila. Kasi nga, parties, nagsasalita ako kanina, tapos may nag-hi na ipis dun sa may bintana. So, sabi ko sa kanila, pag nawala ako, alam na. Ayun. Saan natin makakapas? Sukatan ng tunay. Angan ay ang lumilipad na ipis. Aminin, sino ba yung unti-unti lang yung hindi takot sa lumilipad na ipis? Pag nakita ko, ay, hello. Pag nakita ko malaki na siya, tapos naririnig ko na yung pakpak niya na. Kami hindi yung ipis, Diyos, na pinatatakutan. Ipis pa, Diyos. Alam ko, takot si Mien sa kahirapan. Ay, takot ako sa kahirapan. Hello. Sobrang naging wala yung natatawa ko sa episode na to. So, siguro, wrap up natin ng mga tips natin. Yung last minute, ay yung last tip natin. Last tip. Katulad nung last. Sige, madam. Ikaw ba? Ako mauna. Ako? Oh, ikaw. Ako ba? Sino mauna? Jacqueline po yung Madam dito, dito. Ako ba yun? Sige, ikaw na. Kasi tinatawag ko din Madam Sinisa. Oh, sige, ikaw na. Para okay. Mayung ending ako. I-last na natin. Go! Sige. siguro, ang last word ko siguro for this episode is, ayun, naalala ko na. Yun yung gusto kong sabihin kanina. Na siguro hindi lang kami tatlo dito yung makakapagpatunay nito. Marami pang iba dyan yung makakapagpatunay nito na if you put your heart, your reputation, your integrity, your business ethics, your passion, your whatever, if you put everything into what you're doing,
hindi mo kailangan humingi ng mataas na rate, hindi mo kailangan humingi ng bonus, ng increase, whatever, kusang susunod sa'yo yun. Yun lang. So, before you ask anything from anyone, ask yourself first kung binigay mo ba yung dapat. And I, thank you. Yun lang. Okay, maikli yung lasar ko ngayon. Huwag kayo. Pero may kapanit ng showtime. Ano ba yan? Tingnan mo ngayon kapanit ng showtime. Bakla ka. Sige, ako last... ako ang last word ko lang is, bago tayo manghingi ng kahit ano, we just need to be just. Kailangan lang maging makatarungan tayo sa sarili natin na yung hinihingi ko ba is ma-address ba niya yung needs ko, at yung hinihingi ko ba sa kliyente ko, hindi naman ikababagsak ng negosyo nila. Dapat maging just tayo sa sarili natin at saka sa kliyente natin, kasi pareho naman natin kailangan yung isa't isa para mabuhay. Kailangan tayo ng kliyente natin para magawa yung trabaho. Kailangan din natin yung kliyente natin para magka-income tayo. Pero at the end of the day, mas may bargaining power si client kasi maraming ibang freelancers na pwedeng gumawa ng gusto nila. And hindi natin pwedeng sisihin yung ibang freelancers that offer at a lower cost. Huwag natin silang sisihin kasi ganun talaga eh. Baka sa pangangailangan nila, mas kailangan nila. So, kung mag-offer kayo ng cost or ng bid sa freelancer ninyo, kung mataas, kung ano man yan, just make sure it's worth every penny. Yun lang. Siguraduhin lang natin na worth siya every penny na ibabayad ng kliyente natin sa atin. Kasi kung hindi, again, nanloloko lang tayo ng ibang tao. And sabi nga natin, babalik at babalik lang sa atin yan. Yun lang. So yun, ako naman. Yung last word ko, maiksi lang din. Ayun na naman si Igsi. So maiksi lang din. Kasi kami, lumaki kami na hindi mapanghingi. Hindi kami nagkaroon ng helper. Sabi ng mama ko kasi gusto niya matutunan namin gawin yung mga dapat gawin. So, ang sa akin lang, kahit sa freelancing, kung pwedeng hindi mo siya hingin, huwag mo na siyang hingin, gawin mo siya para sa sarili mo. So, paano ba yun? Kung kailangan mo ng extra pera, kaya ka humihingi ng bonus, ang ginagawa ko, gagawan ko na ng paraan na nagagawa ko na sa sarili ko na makakuha nung amount na kailangan ko nang hindi ako naghihingi sa client ng increase ng ano. So, i-compute mo na ng maayos. So, kung kaya mo siyang gawin, gawin mo muna bago mo siya hingin. Tapos kung hihingin mo na siya talaga, yun yung sinabi ni Jeff na consider mo kung dapat mo pa talaga siyang hingin or hindi. Ayun. Maiksi lang talaga, di ba? Oo, yeah. Kasi baka bumalik yung ipis. Alam ko na tatakot niya. Kasi wala yung utak ko dito. Ayun, so maikli yung mga ano natin ngayon, nakakaiba. Di kasi nga ano to, wow, mali episode. Naubos yung energy natin sa ano, sa bloopers natin. Hindi, pero maganda to kasi pag may nakinig pa sa atin next week, isa lang ibig sabihin nito, itinadhana talaga ang show na to. So ano ba? So yung topic natin next week, so encourage natin yung kung merong makikinig next week is maghanda kayo nung wins and losses nyo ng week na yon para ma-discuss natin and para malaman ng iba na baka mamaya kasi yung loss nyo is na naranasan din ng ibang freelancer tapos nadidepress na siya. So, maging parang ano lang, gawin natin conversation starter natin yung wins and losses. I-celebrate natin ang ating mga losses. I-celebrate natin yan. Kasi lessons yan eh. Yes. Tapos i-celebrate din natin, maging happy tayo sa mga wins ng mga kasama natin. Ayun. So, ang topic natin next week is paano, ano ang considerations ng bid, no? Tama ba? Yes, oo. Oh, paano tayo magbibid? Tama. Paano mag-compute? Ano ang mga dapat mo i-consider? Hindi lang porket sinabi ng coach mo na $18 dapat, $20 dapat, $25 dapat, is yun na yung i-offer mo. Paano kung yung skills mo hindi, or yung iba pang consideration. So, i-discuss natin isa-isa yan next week. Paano kung may ipis kayo sa bahay? Ganon. Sarap. Oh, oh. Paano kung hindi umaadal yung mic? Ganon. Oh.
paano kung laging napupunta? Paano kung nasa 55th floor ka? Ganyan. Kailangan ng 55 minutes para bumaba. Ganyan, ano, problema. So, i-discuss natin isa-isa yan next week. So, wala okay. naman na yata nanonood. Oo. Sige, bye-bye. Sabi nila, ano, kaya ng oras ko. Charot. Sabi, lumayas at sila lahat. Yung oras ko. Ayun, Leroy. Hindi naman po. Madami ako natutunan. Thank you. Wow. Salamat. Ayun, may natutunan sila. Slight. Ayun, so. Meron yan. Tapos na po. Replay, yeah, maraming salamat mga kapatid sa pakikinig. So, thank you. End ko na yung bye-bye. Bye. Okay. Bye. San nga ba yung ini-end? Sige. Ended na.